So, be, ito talaga, be, sabi ko sa inyo, in extreme ko talaga yung pagkain ko ng street food dito. So, nilagyan niya, be, ng paminta talaga. Paminta talaga yung favorite nila dito, oh. Ayan, chia seeds. So, nakita niyo naman, oh. Nilagyan niya ng, hindi ko alam, be, na pagpatanggal ng lamig ata sa katawan yan. Ayan. Siyempre, ang mint. Very special talaga to, Diyos ko po. Yes. Ayan guys, ang tamang paraan, pagdurog ng yelo. Hindi yung ginigiba niyo yung pader ng bahay niyo. May onting alat. Nilagyan niya pala kalukas, pag asin pala yung bet. Ito yung noodles, nilagyan ko na siya ng gravy. At halu-haluin mo yan ako. Kaya lahat pag niluto mo yan, meron kayong insurance, ha? Tabeta natin, wala natin ito kanila, panipuro. Grabe, kakaiba to, ha? First time ko tumakot yung ng ganito. Aya, you like? I cannot eat. This is Candy and welcome back to my channel. For this video, be, andito ako sa Alutkade, ang street food capital ng Colombo. So, andito tayo, be, para tikman ang kanilang mga nagsasarapan na mga street food. Yes. Oh, shoutout muna sa kaibigan ko na si George McLean. George, pahiram muna ng tagline muna. Sarapan. Oh, medyo pausa ko, be, pero ilalaban natin yan para matikman yung kanilang mga pagkain dito. So, kung ready na kayo, be, make sure you subscribe to my channel. Like this video. Share nyo sa mga kaibigan nyo. At ano pa hinihintay nyo? I-ready nyo yung pagkain nyo dahil for sure magugutom tayo for today's video. Ayan, huwag nyo na rin kalimutan i-follow sa aking social media accounts at Francis Candy. At syempre, for more travel and food trips, huwag nyo akong kalimutan i-follow sa aking social media accounts at Francis Candy. So kung ready na kayo, tara, let's go. Tikman na natin ang kanilang mga pagkain. Ah! Go! Grabe, nakita nyo, be, binuguhan nila ng apoy. Wow, flamethrower talaga, astig. Ayaw, what do you call this? Name? Name? Club sandwich. Club sandwich, one, I will try, yeah. Don't block the camera, brother. Okay, yeah. Yeah, one. Yeah, here. Here, okay. Okay, yeah. This one also. Submarine, I will try also. So, ayun, binakita nyo naman paano nila pinaprepare dito yung kanilang mga street food. Nakagloves naman sila. At nakita nyo naman na ang sarap ng pagkain. Grabe. Yung clubhouse nila dito, binutasan nila yung loaf bread at doon nila nilagay yung itlog. And syempre, yung sa kanilang submarine naman dito, be, parang, oh my God, gusto kong submarine. Pero aking, ano yung lyrics? Si Olive, gusto ng submarine, pero siya'y bitin pa rin. Yes. At ito, be, itong submarine na to, for sure, hindi kayo mabibitin. Kasi, ang laki-laki, at ang sarap-sarap, tignan pa lang. So, para pa pagtikman natin. Wow!
Makita nyo yun, guys. Grabe, be. Yung pagkain nila dito, preparation pa lang, buwis buhay na. Kailangan pag niluto mo yan, meron kayong insurance, ha. Grabe, be, yung pagkain nila dito, it's a real experience. Parang the preparation, wow, grabe. And kung gusto niyo yung social, 'di ba, yung kumakain kayo, tapos silot sa harap niyo with matching culinary exhibition, eto na 'yon. So, andito na, be, amorde na tayo ng kanilang clubhouse. So, pwede na nating subukan. Look at the design. Yes, the design of the clubhouse is very clubhouse. Wow. Ang sarap. It's so flavorful. Beto na yung habi. Sabi nga ni George, sarapan. Alam mo, meron sa'yo dito nilagay na karne, yung egg, yung pipino, yung lettuce. Wow. Ang sarap, be, promise. Hinanap ko talaga itong tindahan ng mga street foods, be, para sa inyo. So make sure i-like na itong video at i-share nyo sa mga kaibigan nyo. Ayaw, water? Yeah, okay. Water? Do you have water? Cool. Nagkakaguluhan na ako dito, be, actually. Ay, thank you so much. Can I have tissue? Tissue? Thank you. How much is this? This 500. Okay. Can I have this takeout? Take away now? Yeah. Because I will eat more. Yeah, wow. So ngayon naman, be, andito naman tayo para subukan itong ating next na pagkain. Ito at yung pangalawang food na titigman dito, be, sa kanilang street. Ang kanilang bamboo biryani. Actually, be, padaan pa lang ako, nakita ko yung tinatakpan niya yung kanilang bamboo biryani. Sobrang, I'm so excited, be. Ito, be, niluluto talaga nila yung kanilang biryani sa paso at sa bamboo. So, sobrang flavorful nito. Kaya naman, be, ito ay certified. Sarapan! So, tara, tingnan natin. Order muna ako dito, be. Ay, hindi lang ako sure. I'm not just sure kung ready na ba yan or niluto pa. So, ayan, be, chinecheck niya kung may luto na. And wow! Hi. Me also one. Okay. Ayan, be, nakita nyo kung paano nila pinaprepare dito yung kanilang bamboo biryani. Wow, sobrang sarap, be, grabe. Wow. So ngayon, be, ito naman, be, tikman natin yung kanilang bamboo biryani. Ayan. So, itsura pa lang, be, masarap na, walang halong kaplastikan. So, meron siyang itlog, meron siyang kanin, meron siyang coleslaw, mixture ng sibuyas, cabbage, and meron din silang chicken. Flavor-wise, be, masarap. Hindi siya maanghang. The spicy is not spicying. Sarap. Okay, tikman na natin. So dito, be, sa Sri Lanka, be,
ang uso rin ay kamayaan. Yeah. So, tara, kain tayo. Mm. Masarap yung texture ng kanin nila dito. Sa unang subok ko pa lang, be, naramdaman ko na, nalasahan ko na agad yung spices na meron sila. Yung authentic lasa ng biryani, ito talaga. Tapos, habang inunguya mo siya, be, unti-unting kumakalat sa buwanga mo yung flavor talaga niya. Medyo maanghang, be, naramdaman ko na yung anghang. Ang kaiba pa sa pagkain nila dito, be, yung anghang, dumadating afterwards. Kaya saan labot ng kanin, ha? This is actually my first time na makakain ng biryani dito, be, sa Colombo. Kain tayo, be. Ang anghang. Oh my God. Uy, ang sarap ng coleslaw nila dito, ha. Yung lasa ng coleslaw, ananas ako sa kanya, yung coleslaw ng shawarma. Nagko-complement siya doon sa anghang ng biryani. Texture ng biryani nila dito, be, is malambot. Ayan, oh. Sobrang malambot. So para naman ba sa ating susunod na street food dito ba sa Alutkade, titikman naman natin ito kanina special na panipuri. Be, first time to be makakatikim ako ng panipuri na iba yung flavor. What? Hindi lang like usual flavor ng India. Ito be, ni-level up nila para yung panipuri mo from savory, soury. Ito be, pang dessert kasi may flavor sila na chocolate. Wow. Tala, try na natin. I will go with chocolate for that. Yeah. Ayan, be, ito pinaprepare niya, be, yung ating chocolate flavor na panipuri. So ayan, binubutasan niya na yung puri. Yung puri niyo talaga binubutas. Ayan. So nilalagyan na nila ng chocolate. Wow. And nilagyan niya ng almonds. Almonds. Okay. Wow. Really good dessert. This one spicy is ready. Okay. Ito naman ba yung kanilang spicy? So ito na ba, titikman na natin yung kanilang very special chocolate panipuri. Actually meron sila iba-ibang flavor dito ng panipuri. Merong shawarma panipuri, merong tandoori panipuri, merong Rajasthan panipuri, may kirkum, may brownie, may Alutkade special sandwich. Hindi na ata yun puri, be. And meron din silang ice cream panipuri. Ito ba, tara, tingnan natin ito kanilang panipuri. Grabe, kakaiba to, ha. First time ko ito makakatikim ng ganito. So ano pang hinihintay niyo, be? Eto na, ready na kayo. Tikman na natin ang kanilang chocolate panipuri. Wow. This is really good. Sobrang sarap niya, bing dessert. Okay, it's so crispy. Tapos sobrang gooey niya ng inside. Never ko ito na-imagine sa panipuri. Thank you.
Philippines. Philippines? Mm. Oh. Not China. No, China. But faces? Same, same. Ano nang eh? Pani pwede naman daw. Chinese, babe. Promise, sobrang sarap. Pakaramdam ko kumakain ako, babe, ng mobi. Kasi, yung texture ng puri is parang texture ng mobi. Nilagyan na yung chocolate. So parang mobi talaga siya, babe. Sobrang perfect na ito, be. Kaya katapos ko lang kumain ng biryani na sobrang anghang. So dessert after dessert, be. After natin tikman yung kanilang panipuri, titikman naman natin ngayon. Ayan, isa pa, take two. Busog, be. Ayan, be, dessert after dessert. So after natin tikman yung kanilang special chocolate panipuri, ito naman, be, titikman naman natin yung isang hindi ko kilala. Meron sila yung tinatawag na Kirkum. So ang sabi sa akin, it's like a hot milk na it's good for your digestion. And syempre dahil kumain talaga ako ng spicy, be. As in, iba yung spicy ng biryani nila dito. Kaya, eto na yung pantapat natin. Tara, medyo mainit nga lang. Pinagpapoisin ako, tapos mainit pa yung inumin ko. Gusto mo yun? Ayan. So, eto na ba yung ating inumin. Ayan siya. Yung texture niya ngayon, besa, nakikita ko, mukha siyang sabaw ng sopas. Oo, pero, tara, tingnan na natin para malaman natin kung anong lasa niya. Oo. Ano ba? Lasang gatas siya. Actually, ang lasa niya, lasang mainit na faluda. And habang hinihigop mo siya, marami siyang bits ng mani. So, meron siyang, I think this is almond. So, meron ka nang iniinom, may nginunguya ka pa. 2-in-1 pala ito, no? Ay, actually, babe, meron pa siya ibang laman. Meron din siyang mga vermicelli. Ayan, oh. Yung vermicelli, babe, ayun yung parang noodles. Parang siyang sotanghon. Imagine, sotanghon, dessert. Boom. Medyo mainit, be. Wow, grabe talaga dito, be. Kaliwat kanan, marami kang pwede pagpilian. Ang dami pagkain at ang sasarap talaga, be. Promise. Ayan, be, inabot na tayo ng gabi dito. Pero hindi pa rin tayo, syempre, titigil. Hindi nyo ako mapipigilan at kakain tayo ng kanilang mga masasarap na pagkain dito, be. So, tara, samahan nyo ako. Pagpatuloy natin yung ating pagtigil sa kanilang mga street food. Dito, be, sa Sri Lanka, isa sa kanilang pinakasikat na pagkain is yung tinatawag nilang string hoppers. So, alam nyo ba yon? For sure, hindi nyo alam. Ito, tara, papakita ko na sa inyo. Yeah, with gravy, yeah. Yeah. Thank you. So, ayan, be, andito na naman ako, be, para tikman ang panibago pagkain para sa vlog na ito. So, for this video, hindi ako umorder, pero nilagyan nila ako ng hoppers at egg hoppers. Ang in-order ko is itong string hoppers para may pakita ko sa inyo kasi ang nakakatawang experience ko dito, unang dating ko pa sa Sri Lanka, ayan yung unang pagkain na pinakain sa akin dun sa inestiyan ko. Kasi nagbayad ako ng additional fee for the breakfast.
Tapos, nag-expect ako bina international or continental na breakfast, ganyan. Ang inabot sa akin, be, eto. So, at that moment, sabi ko, so paano ko ito kakainin? Kasi binigyan ako ng noodles, ng gravy, at saka ng sambol or yung basta coconut na maanghang. So, ito na, ni-request ko na, eto na siya. Yeah. Stuti. Yeah. Very good. Yeah, good. Stuti. Yeah. Stuti. Copies? Okay. I know. Thank you. Ayun, alam ko na paano kasi ito kainin. So, ito na, titignan na natin. Dito ba sa kanilang mga restaurants, merong mga hugasan ng kamay sa labas. Ayun, hindi ko alam kung maririnig ninyo, pero tumatalsik dito yung tubig sa paa ko, be. So, tara, kain na tayo. Una natin titignan, be, is yung kanilang hoppers muna. Yung hoppers nila, be, is tinapay siya. Technically. Sobrang nipis niya, be. Kinakain siya with this chili. Alam niya naman sa dito. Konting kibot anghang, spices, ganyan. The spices is spicy, ganyan. The design is very uragon. Ayan. With the chili. Yan yung plain bear na hoppers. So meron din, nakikibukbang sa akin na langaw. Ito naman, be, yung kanilang egg. So, same thing, pero meron siyang egg sa loob. Ito, reveal natin. Egg, reveal. Ito pala. Ayan yung egg. Tara, tikman na natin. Wow. Tuli. It's okay. Binibigyan ko ba yung mga tao nanonood sa akin ng pagkain? Kasi actually busog na talaga ako. Andito tayo talaga para tikman yung kanilang pagkain. Be, nalilito na ako, be. Kasi ginugil ko, string hoppers, eto yung lumabas. Tapos ngayon, comment down below sa mga kilala nyo ng mga Sri Lankan. Ang tawag niya dito sa akin, kupis. Kung tama yung pagkakarinig ko or baka nasira lang yung signal nung sinabi niya yun at hindi ko naintindihan. So, eto be. So ito be, pag kinain nila ito. Yeah. Thank you. Flips. Ha? Flips. What's flips? Yeah, flips. This one, right? Kiriyodi. Yeah. Ngayon yung be nila kinakain. So, nilalagyan nila ng gravy. Ayun, may gravy na siya, be. Tapos nilalagyan nila netong maanghang na coconut. Aba. Ayan yon. Confirm. Eto, be. Tingnan natin ano to. Curry. And ang kanilang salad. Yung salad nila dito, in fairness, be, very much coleslaw ng KFC. Ang malakas lang dito is yung sibuyas. Dahil ang sibuyas din dito, be, sobrang mura. Sa pera natin, 20 pesos per kilo. And just like their neighborhoods, be. Ang salad nila dito, be, merong sile. Anyway, tikman na natin to, be. So, ayan, be, ha. Ito yung noodles. Nilagyan ko na siya ng gravy. At halu-haluin mo yan. Actually, dapat ito lahat. Halu-haluin mo ito lahat. Pero ito lang muna, haluin natin. Yes! So, malasama yung gravy. Ikaw na lang bahala mag-modify. Kung gusto mo ng mas maraming curry, mas maraming anghang. As in ngayon, maanghang. Wait. Maanghang, be. The design is very nakaka-almorana. The design is sili-sili maanghang, tubig-tubig malamig. The design is ayaw akong pakainin, sobrang anghang. So, sobrang anghang nito, be. Literally. Aya, you like? I cannot eat, I'm finished, and I eat a lot. I tried. No, I... Huh? Me, I ate already there.
earlier. This is my fifth food. Yeah. I'm tasting everything. Philippines. Thank you. Suti. You like? I'm not gonna eat this anymore. Officially, this is a certified sarapan video talaga. Nag-enjoy ako sa lahat ng mga kinain ko. Pero hindi pa rin tayo tapos, be. For our finale, syempre, lahat ng masarap na pagkain, be, tatapos yan ng masarap na inumin. After pa ng masarap na dessert, meron pang masarap na inumin. So, andito tayo, be, para tingman ang ating last stop for tonight. Titikim tayo dito ng kanilang... Ano ba mas maganda? Titikim tayo dito ng kanilang tinatawag na rainbow juice. Or sa salita nila, be, tawag nila ay Kiyamiya juice. So tara, tikman na natin. Aya, one Kiyamiya. One Kiyamiya, yeah. Oh, just rainbow. Yeah. From Philippines. Philippines, yeah. Thank you. Nice meeting you as well. It's Tuti. Ayan guys, so nilalagyan niya na guys ng asukal. Wow. Hindi ko alam ano yung unang dumating. Hindi ko alam ano yung unang nilagay. Pero ay nilagyan niya ng asukal. Nilagyan niya ng chia seeds. Ayan, chia seeds yan be. Nilagyan niya ng... Hindi ko alam kung ano yan. Parang garlic. Hindi ko alam. Parang pantanggal ng lamig-lamig ata itong kakainin natin ngayon be. Ayan, meron paminta. Parang the design is iluluwa ko yan. So nilagyan niya din be ngayon ng mint leaves. The design is kailangan na lang niya ng gin. Ganyan pala tamang pagbasag be, hindi pala binabasag sa pader ng bahay ninyo. Ayan. In fairness, no, saludo ako sa tibay ng kanilang kutsara or sandok. Ayun na. Yes. Ayan, syempre minimix niya na guys. Wow. Panis yung mga barista nyo dyan. Si kuya guys na humaharang, siya yung naghuhugas ng ibang baso. From the back nakita nyo, hinuhugasan niya yung mga baso. And yes, the artistry of it. Philippines. Yes. Taray. Pakiramdam ko kung kulang na talaga dyan, be. Isang gin. Yes. Wow. Ay, kulay green naman siya. Iba talaga yan, be. Diyos ko. O, diba?
Wow. So, Embe, ayun na yung lime. Hiniwan niya na. So, nilagyan niya ng paminta talaga. Paminta talaga yung favorite nila dito, oh. Ayan, chia seeds. So, nakita niyo naman, oh. Nilagyan niya ng... Hindi ko alam, Ben. Pagpatanggal ng lamig ata sa katawan yan. Ayan. Siyempre, ang mint... Very special talaga to, Diyos ko po. Yes. Ayan guys, ang tamang paraan pagdurog ng yelo. Hindi yung ginigiba nyo yung panyar ng bahay nyo. It's like a green Sprite, be. Diba? Akala ko yung bote lang yung kulay green. Yung laman niya talaga yung green. So, ito na, be, yung ating in-order na Kia Mia presenting. Perfected by years of experience. And this one is handcrafted. Deep down, ha? Deep down? Yeah. Down? Mix? No, no need. Outer mix. Ah, okay. At ex- mm. Now middle. Ooh. Yeah, very good. So medyo may tamis siya, may onting alat. Pinilagay niya pala, akala ko asukal asin pala yung be. Hindi naman tayo sa may gitna daw. Mm. Good. Now up. Yeah. Nice? Yeah, very nice. Thank you. Be, akala ko be, maduduwal ako dito dahil mayroong paminta. Pero masarap siya be, legit. Promise, alam niyo yung dati nilawa ko sa Pakistan, yun talaga be iba. Ito be, sobrang refreshing. Ang sarap. Mm. Colombo is the capital of Sri Lanka and the largest city in terms of population. Ang dami tao, be. Parang may sinukaculture shock ako ngayon. Hindi ko alam kung maganda yung audio ko dyan, ha? Kasi ibang camera yung ginagamit ko ngayon. Madami din dito, be, mga pulube. And supposedly, magtutour ako dito sa loob ng city nila. Pero yung tour ko, kinanceled ako. So, ito ako ngayon, nagdi-DIY. Honestly, hindi ko pa alam ano gagawin ko dito. Pero today, ay nakaplano ko na kakain ako ng mga street food nila. Oh my God. Medyo kinakabahan ako pero sige, ilaban natin. Hello, how are you? I'm good. Very much divisoria yung feels ng area na. Actually, hindi ko alam ano pangalan ng lugar na ito, Ben. Pumunta lang ako, basta at kinuha ko lang na itinerary for today's video. Yung itinerary supposedly ng work ko. So ayun, meron sila mga gamit dito. So right now, alagay mo natin, mag-ikot-ikot muna tayo. Go ahead. And titignan natin kung saan tayo dadalhin ng ating pag-iikot. Meron tayong matatry ba na pagkain? Medyo busog pa nga ako actually. Or meron tayong matatambayan. In every country that I visit, first day is always the hardest. Kasi dyan ko kikilalanin at tatansyahin kung ano yung energy and vibes nung country. Siyempre, hindi mawawala dyan yung fear of the unknown. Fear of unfamiliarity. And siyempre, yung fear na nag-iisa lang ako. Pag may nangyari sa akin, wala akong maasahan kundi ang sarili ko. Pero siyempre, when there's fear, there's courage. Kaya naman, samahan niyo ako at tatapangan ko na itong ginagawa ko, be. Hi, can I have... One. So ngayon, be, huminto muna ako dito sa kanilang isang local fast food para kumain ng kanilang mga pagkain. Hindi ko to actually mga kilala. Ang kilala ko lang dito is samosa. So, ito yung kanilang pagkain. And ito yung kanilang sauce. So, tingnan natin yung sauce nila.
ketchup lang malapit. So, meron din ako dito soft drinks in case na mauhaw tayo dahil sobrang init ngayon, be. So, tara, let's eat. Ang tarap. Ang tiernis. Walang halong etos. Masarap din yung ano dito. Samosa nila. Kasi parang malamis na malamis, may pasas. So, kung hindi nyo alam, be, kung ano yung samosa, itong patriangle na pagkain na to, be, eh, may laman. Chickpeas, boiled or sautéed na onion, meron ding green chilies, at saka curry leaves. Very crispy on the outside and very soft and juicy in the inside. Parang ako yan, be. Kunyari lang tough. Pero masarap. Yun na lang. Okay na yun. So, ito naman, be, vegetable onion patties. Patties? Hindi ko alam kung tama yung pagkakaintindi ko. Kaman naman natin. Ito ka lang. Vegetable patties. Pang vegetarian siya. Ito, ayun naman niya, oh. Yung itsura niya, mukha siyang empanada. Pero maanghang yung laman niya. Mga mas maanghang pa sa pancit canton, extra chili. Ganong level. Isang kagat pa lang, impyerno agad, be. Ito naman, be, fish roll. So, isda naman to, guys. Tingnan natin ang lahat, di ba? Ganun. Isda to. Mmm. May palaman din siya, oh. Lasang-lasa ko yung isda. Yung curry. Kung nakatim ka na, be, ng fish curry, ito yung lasa niya. Ito naman is egg patties. Comment down kung tama yung pagkakaintindi ko sa sinabi nila or hindi. Yung laman niya ganun din, oh. Nalasa ko yung pagiging itlog niya. Pero parang siyang not sure kung paano nila niluto yung laman. Taste wise, yung unang-unang kong kinain, yun yung pinakamasarap. Yung tatlo, it's a tie. As a travel destination, there's a lot of things to do in Colombo. Siguro 2 to 3 days sapat na kung nagmamadali ka. You can visit Jamiul Al-Far Mosque for its iconic red and white brick facade, the Independence Memorial Hall na itinayo bilang pagkilala mula sa paglaya nila sa mga Briton, ang famous landmark ng Colombo na Lotus Tower, ang Vihara Mahadevi Park, White House, lake sa tapat ng City Center Mall, or maging ang tabing dagat sa tabi ng Goldface Beach. So, be, ito talaga, be, sabi ko sa inyo, in extreme ko talaga yung pagkain ko ng street food dito. So, ngayon titingin naman tayo ng mga street food nila na prutas dito. Meron silang bayabas, mangga, pinya, peas, at olives. So, yung mix na ito is, andito na siya, be, nakakalagay ito ng 100 rupees. So, tingnan natin, tara. So, ayun na siya, guys. Hindi ko alam, anumutan ko ano pangalan na itong nasa harapan. Sugar? Yeah, little. Very spicy? This one is spicy? Yeah. So, sabi niya, maanghang daw, guys. So, let's see. Ah. Maanghang nga at lasang binuro. More sugar. Sugar. Very spicy. Too much spice for me. Okay. Now, stuti. Sobrang ahang, be. Uminom na ako, be. Nang pampatanggal ng ahang sa sigmura ko. Philippines. Yeah. So ito naman, be. Meron silang olives. Dry olives. It's olives, yeah. It's spicy. Spicy. Let's remove the spicy. Okay. Not spicy. For sugar. Mmm.
Honestly, hindi ako fan ng olives. Kung natatandaan niyo sa Morocco, inuliwa ko agad doon yung olives. Dito masarap ha. Very good. Mm. Watch this again. Good up. Hindi ko naiintindihan. Sweet and spicy. Yeah, good apple. Good apple. Hindi ko alam ano kami. Ito naman be is guava. Bayabas. Mm. Very nice. Masarap yung bayabas nila. Ito naman be. Baya, what's this? It's a berry. Ah, it's a berry. Berry pala, alopis. Berry. Parang kalatid eh. Na makopa. Mm. Kasi pineapple na. Ito naman, Beo. For your entertainment, meron tayo ditong pineapple. Ayan. Woo! In fairness, masarap naman yung pineapple nila. Naglalaban yung asim and tamis ng pineapple versus dun sa anghang and salt ng asin and sugar. Naghahalo-halo siya. So ito na nga, be. Napasakay na ako sa isang tuktok kasi marunong mag-Tagalog. Meron siyang naging jowang kabayan daw dati. So mura lang naman yung offer niya sa akin, hindi niya ako dinadaya. So ideally, kung mag-commute ako, halos same lang ng price. So sinakyan ko na. Actually, okay na sa akin maglakad lang kanina, nag-enjoy na ako eh. Pero syempre, kailan niya naman ako, I like the comfort na nakaupo tayo. So ngayon, nag-iikot-ikot na kami dito. Kakalok. Yes, I made it, Ben. Dito na ako sa kanilang beachside. Oh my God. Kala eh, mayroon nakapaikot-ikot ako na maximize ko yung araw ko talaga. Sobrang ako nag-enjoy sa tour ko today. Sa pag-ikot-ikot ko, kahit hindi natuloy talaga yung supposedly tour ko. Wow. Francis Candy and welcome back to my channel. For today's video, be, samahan nyo ako sa aking panibagong adventure. And today's video, be, hindi ako nag-iisa. It's not just me, it's we. Yes, mga kasama ko, be, ang nag-iisang food expert of Colombo of Sri Lanka. Walang iba kundi si Rosina. Siguro napanood nyo na siya sa ibang collab sa ibang food vloggers worldwide. Yes, oh my God, it's international level. So tonight, be, samahan nyo kami, tikman at enjoy natin ang kanilang pagkain. Be, please
follow Rosaina on Instagram as well, and follow nyo siya sa kanyang YouTube channel din na The Minority Taste. So ano pang hinihintay nyo be? Sit back, relax, and let's enjoy this video. Let's go! So now, we are now here in our first destination to try the first street food here in Sri Lanka. Yeah. So we're gonna try the chicken samosa and wood apple juice. Oh. Wood apple. Have you seen the wood apple? There we go. It's already here. Is it an apple? It is supposed to be an apple. But then? But it's like wood around it. Elephants like to eat it a lot. Oh. Right? So you will see this fruit along in Sri Lanka everywhere you go. Okay. Maybe we should go to the market and check the fruit out. Let's try to see. Yeah, yeah. Or else I'll just gonna search it in Google. Yes, exactly. So it's not for everybody, but let's see whether you like it. I hope so. So now it's time to try this wood apple. Yeah, wood apple juice. Like wood yeah, apple wood juice. Apple. It's wood apple. It is good. Yeah. Because for a lot of people, this tastes kind of peculiar. What does it taste like for you? It is good actually. It is fruity actually. Yeah, it is a fruit. Yeah. There are like bits of, I don't know, it's yeah, seeds. It's seeds and fibers. Is it edible? Yeah, it's edible. It's edible. No problem. But it's so hard. Yeah, it is. Even the shell of this is really hard. Am I going to swallow this one? You want to swallow? Okay. Just keep swallowing. It's hard. Wait. Wait. Yeah, I made it. You made it. Yeah. You're alive. Still alive, yeah. So this is called chicken samosa. Yeah. Ah. Okay. So what's in it? It's chicken, chilies, onions. It's a typically Sri Lankan Muslim kind of like. So we like a lot of Muslims have this for breakfast. Wow. Yeah. So all right, like, let's try. Okay. Samosa. But Indian samosa has vegetables. This one has chicken. Meat. Ah, okay. Yeah, oh, we have the beef and the chicken version. I like it. Cheers. Cheers. Good. It's really flavorful. Mm. Look. It is like a chicken pie. Mm. Wow! So good. It is kind of like our chicken pie. Yeah. It's a very good, very good analogy. Mm. So crispy outside, mm-hmm. and the flavors out inside is so. It's yeah. I can clearly describe the flavor. Like, it's savory. I can taste the pepper, the chicken. Yeah. The little bit spice of the chili. Chili, green chili. Yeah. So the main thing is black pepper. Mm-hmm. Sri Lanka is known for black pepper. Mm. Sri Lanka is known for cinnamon. Mm. So using a lot of black pepper for this kind of like showcases that this is the Sri Lankan samosa. Kumbaga sa atin, be, it tastes like lumpia natin. Ganoon ang lasa. Sarap. But more spicier. Yeah. So even in Sri Lanka, we eat a lot of pastry. We have pastry for breakfast, lunch, dinner, anytime. Just like the Filipinos. Have it with Okay. wood apple juice or you mix it. Is this ice cream? Yeah, it's okay. Ice cream. You mix it. Wow. So this is our milkshakes. Very good. Yeah. This place is one of the first places that opened here up in Feta. Uh-huh. So if you are looking for it, you have to come to this place first to have the best wood apple juice. You will get so many shops that says Bombay Sweet, Bombay Sweet, Bombay Sweet. But there's only two places that you really need to come, and one is this place. We are here to try the best falooda in the world. Wow. No, actually this is like it comes from Persia, then to India, then to Sri Lanka, right? So this is what we have when we break fast in on breakfast. Yeah, falooda. Not breakfast, like okay. During Ramadan time. The fasting. Yeah, when you break the fasting. Yes, break the fasting. But you can have this for breakfast. You can. Why not? Yes, why not?
So you have to first mix it. Okay. So you're like really mix it. See? Ah, okay. You mix it from the bottom, end. Yeah. Yeah. From the bottom, so everything of it. Should mix. And I hope I'm doing it right. Yes, you are doing it right. Until it mix to the top. Yeah. Okay. Set up and then. This one, you had to have it with the rose syrup milk, uh-huh, and all the little vermicelli, basil seeds. There's a lot going on inside, right? So it's like a bubble tea, but not exactly. So there's a lot of playfulness in your mouth, okay, okay. But it's an experience. So just to explain to you, ano yung laman nito kanilang faluda? The liquid is merong rosemary syrup. Ah, kayo. Rose syrup. So medyo flowery yung flavor niya. And then meron siyang vermicelli. Yung vermicelli, be, para siyang pancet sa atin. So that's it. It's like, I thought, and basil, it's like noodles. And basil seeds. And, ah, okay. The basil seeds. Okay. Which you get a lot in Asia. Okay. Actually, not in Philippines. We don't okay. really use really? It. Yeah. Okay, but you get so in Thailand, so meron siyang Malaysia. Basil seeds daw, be. Because it's very hot. So now this one, although it's filling, uh-huh, once you have it, you like cool down. Okay. It's for Francis. Thank you so much for considering. You're welcome. Okay, let's try it. Okay. So good. Sobrang refreshing. It's so refreshing. Yeah. The sweetness, yeah, the vermicelli, it yeah. tastes like jellies inside. Yeah, yeah, it's so good. So playful in your mouth. Yeah, that's true. And especially when it's hot outside, it's like really like cools you down. Yes, this is the best answer to quench your thirst during hot days here in Sri Lanka. In the Philippines, we say sarap means yummy. Yummy. Sarap. Sarap. I've heard sarap. Sarap. What is the yummy in Sinhala? Sinhalese? Yeah. You say rasai. 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 Mm. Rasai. Mmm, rasai. Actually, I can really finish this one. Yeah, you can finish it. Actually, babe, iniisip ko dati, yung noodles, like the vermicelli here, pwede pala talaga siya pang dessert. Mm-hmm. Yeah, I didn't know like you can use vermicelli for dessert. We all use vermicelli for a lot of savory stuff, yeah, right? But we use vermicelli for a lot of dessert. Yeah. So it comes in this drink and it's really good. Like for us, vermicelli is like a noodle, right? Yeah, yeah. So noodle is a symbol for long life. Right. This is long and cool life. Exactly. So this place, like I said, you'll get a lot of places that serve faluda, especially in Petah. But nobody does a faluda like this place. Wow. Yeah, so make sure that you show the exact location because this is just me, right in front of the Red Mosque. Mosque. Yeah, but there's a couple of them. Ah, okay. There's a couple, but you have to come to this. It's called Bombay Sweet Meat Mart. Yeah, that's where you need to try the faluda. Okay. So what is this? So this is one of the most famous, another famous street food snack. It's called the Chinese roll. Chinese roll, okay. But nobody knows how it came to Sri Lanka and why it's called Chinese roll and who made it popular. They ordered it online. From China. Just kidding. Yeah. Yeah, but in the 60s there was an influx of Chinese people who came to Sri Lanka. So, but they're Sri Lankan Chinese, so I think they're the ones who introduced this. But it's, you can eat in seeds. They're very much like a roll, but it's different. All right. Yeah. Let's try the Chinese roll. Chinese roll. Cheers. Cheers. Mm. What's in it? Potato? Fish. A fish? Fish and potato. Mmm. So, the flavor of this one, Bae, is you can really taste the fish. Mm-hmm. But the fish is not very fishy. That's because here, when they say fish, they put a little fish. Not a lot. Not too much. What is the most, the widely used spices that you do put here? Like, there's a spice that I can taste from this one. Like, what is that? That is the
spices, as in like we use a lot of cardamom and cinnamon, right? Mm. And also our chilies. Our chilies is different. Our chilies is like we use a lot of fresh chilies. So that is why it's, although when you eat it, you can't really like feel it because it's masking. Each other is complementing each other. Yeah, that's the right term. It's complementing. That's why it doesn't feel like very spicy. It's the level of spice that you can enjoy it. You can enjoy it. True. But then there are certain places like tomorrow when you're going to Sigiriya, in that area, rice and curry is going to be very spicy. So get ready. It's a punishment. So it's like an American egg roll. Mm-hmm. There's like a pancake in here, as you can see. Like a pancake batter around, and then it's crumb fried. Mm-hmm. So this is very famous. You can find it in a lot of shops around Sri Lanka. So binalot ng harina yung isda, tapos dini-fry, tapos crispy sa labas, yung loob, it's soft and so flavorful. Yeah. Grabe. Yes. Don't you already feel cool inside? I feel so refreshed now. Yeah. Like, you know how I sweat when we are walking? My big bags. Yes. He's the producer, director, everyone, filmmaker, everything. Editor. And the talent. So, you know, that's why he's like with his hat. With a directorial hat. So, tapos na namin guys kumain. And now, kakain naman tayo dito sa Hotel Bangshan. And dito best sa bansa nila, ang hotel ay hindi hotel, kundi restaurant. So tara, pasok na tayo. So now we're here in our another food destination here in Colombo. So right now, what are we going to have? Okay, so we're going to have the quail, right? Okay. So you don't get quail everywhere. You get it here in bank shops. In this shop only. In this restaurant. In this hotel. Yes, in this hotel. Okay. So we already know that we call this place hotel, right? See? Table side service. Yeah. Wow. Thank you. Wow. Really special here in Sri Lanka. You see that, guys? Wow. Thank you. Stunning. Wow. So okay. we just had at the evil a side table service. Street food style. Wow. Okay. And then this is called babat, also known as the intestines of a cow. Okay. So the intestines curry and the quail curry and dal curry. So these kind of things are very rare, very difficult to find. Okay. But you get it here in this shop. Expectations, is it spicy? Yes, it can be spicy, but because this is like a place that a lot of people come, like a lot of communities, they don't make it very, very spicy, right? So it sometimes it can be spicy, sometimes it can not be. It depends on the day of the chef. If the chef is like mad, it depends on the mood. Depends on the mood of the chef. If the chef is angry, he's gonna put a lot of spices. So hopefully he's not angry today. So hopefully he's not angry and he's having a good day. Okay. This is called the egg roti. As you can see. Wow. So it's like egg stuffed in fluffy, crispy roti. It's really good. So does it mean like this food are rare food? No? Like yeah, the quail and the babat is very rare. Very, very rare. You will not get it at all. So you're the first person I'm actually bringing to Bangshan. Wow, it's my pleasure. Thank you so much. Okay. I like the vibe, but I like it. So like, okay, thank you. Try something very rare. Okay, let's try. Okay. So how do you eat? So you we got the table side cut up egg roti. Just put the curry on. So let me serve you a little bit. Thank you so much. Now, as you can see here, this is very, very spicy. This curled up chili. So it's a big chili. Yeah. Do you eat chili? Yes, I eat chili. Wow. Do you want me to eat that? Okay. I will eat the chili. So you're okay with the stomach part of it? Yeah. So this is a chili, so be careful of that. Okay. I'll be. Yeah. So then we've got the quail. I have my medicines in my bag. Yeah.
We will try the meat later. Okay. We'll just try the gravy first. Uh-huh. And then you're gonna try the dal. So you What's the difference of this dal from the rest? As in, like from Sri Lanka? The Sri Lankan dal. Okay, so in the Sri Lankan dal, we add a lot of tempering and a lot of spices. So as opposed to the Indian dal, they use very, very limited amount of spices. So the sometimes it depends on the area that you go in Sri Lanka as well. So up north, the dal curry is very similar to the Indian one. But in the south, we use a lot of dark roasted curry powder. So then it becomes more robust and a lot of flavors going on. So let's try. And I hope to like this all. Okay, yeah. Did you get chicken? No, the babat. This one. There's no chicken. The queen. This one, the yeah, the stomach part of the cow. Mm. It's good. Mmm. The spicy. It's okay. So I'm gonna have the chili because Francis wanted me to eat a chili. Oh my god. Ta-da! You just did. You don't like spicy? You don't like it? No, it's good. It's not that spicy. It's not that spicy no, at all. Because she ate the chili. Yeah, Sri Lankans eat chilies. We just eat chilies. We will eat raw chilies with our rice. We have chilies and onions on the side and we'll just eat it. This one is from this goat. Goat? Cow. Mm. Good. Ang lasa nito, Bea. Maanghang siya. Kasi maanghang talaga. Spicy. Yeah. The Filipino standard. The Filipino standard is spicy. Yeah. He's going to the central province tomorrow. Mm-hmm. There, yeah, it's going to be very, very spicy. So, watch out. Ang lasa niya, the taste, it's very powerful. Yeah. Kind of tastes like, I don't know, like karai. Karai? Yeah. Japanese karai? Chicken karai. Oh, chicken karai. It's a Korean or no. Pakistani? Japanese? Okay. The chicken karai? Chicken karai, yeah. Or yeah. Kadai, I don't know. Karai. It does taste like chicken karai because of the spices. The spices, yeah. I guess because this is But not... this is spicier. Yeah, this is spicier. But I think because of the correlation of... Because this is also a Sri Lankan Muslim shop. So, it's like the correlation of it. Yeah. It tastes good. Yeah. And it's spicy. Wow. Let me try the quail. Quail. He can't stop calling it a chicken. Yeah. Later on, it will haunt me in my dreams and tell me, hey, I'm a quail, not a chicken. I'll get another part of the quail. Yes. So inside this roti, there's egg? No, this is the plain one. We have the... Special. Yeah. Wow. Special egg roti. Is this chili? Did I get a chili? No. Skin. Yeah. I like chili. So good. Mm-hmm. What do you think of? Which one do you like better? This one is good. This one, it's like, in the Filipino food, it's like papaitan. Papaitan? Yeah, this one. But because of the ingredient only, not the flavor. Okay. It's part of the cow husk. Yeah. It's like papaitan. But this is curry. Spicy. Yeah. Woo. Curry. Okay, let me try the dal. Mm-hmm. I haven't tried the dal.
The dal is good. Yeah, it's good. But so good. This is thanks to India. I mean, really? Even to this date, we get dal from India. Thank you. I swear, this dal is very good. So this is the Sri Lankan ginger beer. Yes. So it's ginger. It's ginger soda. It's ginger ale, but it's mostly yeah. But it's sweet enough, right? Yeah. It's like salabat. We have a drink ginger also. Okay. Ginger tea. Ginger tea. Okay. Ginger tea. 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 Yeah, yeah. So it's like ginger tea, but soda. We drink a lot of ginger tea as well. Yeah. But this is like, it goes well with this kind of food. Because we believe that if we drink ginger, it will digest. Aside from digesting, it will make our voice sound good. Oh! Anyway, a lot of Filipinos can sing, right? Yeah. Can you sing? No. It's my mother's mistake. She didn't eat enough ginger when she was pregnant. Blame your mother. You should have had a lot of ginger so that he could sing as well. Sarap. How come you didn't become a nurse? Because I'm afraid of blood. Oh my. Before. Why is that job so popular with Filipinos? Because most of the time, it is more opportunity abroad. Oh, right. We should definitely take a break after this. We've been like going at it from shop to shop to shop to shop. Are you okay? I'm okay. Is it spicy? You didn't see I ate the red chili as well. Oh. That was hot. That's hot actually. Now it's tear, you see? Yeah. But we love this feeling. We love it. We love to like, you know, cry and eat our food. Like we enjoy it. You know, happy tears. My grandfather once said, "You can eat your food without any challenge. Stick to it." You can eat your food without any challenge. That's good advice. That's it. That's very good advice. Yeah, but we have different kinds of definition of enjoy. No problem and enjoyment. Yeah, enjoy. Actually, we enjoy eating a lot of chilies. It's not obvious. It's not obvious. When you eat curry, it's not obvious at all. No, but it's really crazy how Sri Lankans love chilies. It's crazy. The entire island, there is one thing in common, is that all Sri Lankans, we love our food really spicy. Like, you know, and if it's not spicy, we really don't like to eat it as much. Like, it has to be spicy. We have to sweat. We have to tear, you know. Happy tears. To sweat, to cry, to regret the decisions in life. Think about life, contemplate. To finish the night, be no, we not yet. Not yet. Okay. he's already full and he just wants to leave now. He's like, to finish the night. No, not yet. There's one more thing. This is the encore. The yes. Encore of the finale. Yeah, exactly. Yeah. So exactly. Before we have our last meal, ito muna. This is what we have, the iso vadang. So this is a must try. Obviously, it's one of the most famous street food from Sri Lanka. You will see it on Google, you will see it anywhere. If you say Sri Lankan street food, this is a must. Actually, we're here in food street food festival. But this is just outside the festival. A very good entrepreneur very who has good, very good. Parked his cart right outside the festival. Right where the people is. Yeah, and pala. Also it's affordable than the festival, so that's a lot true. Of people will come here. So okay, let's have a try. Oh, it's
really hot. Yeah, it's and hot. You can see the toppings of onions, cabbage, carrots, and of course the shrimp that is pressed in the patty. Yeah. So it's cheers. Really hot. Cheers. Ah. Mm. Mm. Did you eat the? I just eat the patty. I didn't eat the shrimp. Wait. You have one more. The shrimp. Mm. Mm. Good, eh? Tastes good. Siguro sa pagkain natin, yung patty niya, it tastes like kwek-kwek. This one, mm-hmm. it's like Filipino street food as well. Okay. It's called kwek-kwek. Kwek-kwek? Yeah. Okay. It's a quail egg with butter. So right. This one is like that. Like it. So it's very crispy. Mm-hmm. Like, look at the sauce. Yung sauce niya, be, it's like the sauce of kwek-kwek din, yung matamis. The sweet sauce. Yeah. It's really good. Yeah, so it's like a spicy sauce and then like slightly sweet. Yeah. For me, it's sweet, slightly spicy. Yeah. Oh, wow, okay. And they put lime juice on top. Ah, that's why I like it, yeah. Dito na kami sa lobby ng food festival and we're going to have the finale of the night. Yes, exactly. Finally, the finale. It is the Kutu Roti. Okay. Another famous. Yeah, I know this. The most famous. Uh-huh. It's not only famous, it's the most famous street food from Sri Lanka. But the trick is you have to find it from a place that like does it really well. If not, it becomes really dry and like, you know, it's not that great. Uh-huh. Right? So you have to find a place where it's good and it sells fast. So that's how you find a good. So if it's selling out really fast, so that means it's probably a good place. But then you get this around the island. Oh. Kutu Roti is famous around the island. Okay. Yeah. So? Okay. So let's try it, be. Actually, masarap na Kutu Roti. Mahahanap mo raw pag mabilis maubos. Cheers! Yes. I have a big portion. Okay. Yeah. Mm. What is it? What does it taste like for you? It tastes like lasagna. It tastes like lasagna. Spicy lasagna? Yeah. He's not that wrong because it's made with a flat roti uh-huh. that looks like lasagna. Uh-huh. So they chop it up into pieces and then like you saw here, and they add curry, vegetables, chicken, whatever meat you have, like prawn kutu, you have chicken kutu, you have beef kutu, and sometimes they eat cheese as well. Wow. Yeah. That's why it tastes like lasagna. Yeah. Siyempre, hindi mawawala sa ating adventure ang pagtikim sa kanilang pagkain dito sa Sri Lanka. Super famous ng favorite nila na hoppers at swerte dahil nasilip ko ang kanilang paraan na pagluluto dito sa kanilang kusina. At B, ambongga! Bongga talaga ng paraan na paghahalo, di ba? Spatula free, sandok free, just kawali with automatic fried rice shaker. Ganito naman nila niluluto yung kanilang famous na hoppers. Sobrang simple, di ba? Nilalagay lang nila sa mangkok na parang kawali at saka dinadarang sa apoy hanggang sa maluto. Egg hoppers. Yeah.
So hi, Ben. Dito na ako ngayon, Ben, sa Kendi. Dito, Ben, sa capital ng Sri Lanka. At eto na, Ben, nasa loob na ako ng isang hotel. Yes po, ang hotel sa kanila is restaurant. Dahil sa hotel, may kainan. Kaya ang hotel ay restaurant. Oo. Hindi yung hotel na mayroong higaan. Yung hotel dito, kainan. Okay. So, umorder na ako ng kanilang napakasikat na pagkaing hoppers at kanilang egg hoppers for the first time. Hindi ko alam kung paano ko ito kakainin. So, binigyan nila ako dito ng hoppers. And then yan. And then, ayan, ito pa, Beo. Ayan. So, tara, Be. Tikman na natin itong kanilang hoppers. Ito yung plain, Beo. Ayan. Tikman natin siya. Hindi ko pa alam paano siya kainin tama. Ganun lang ba ito? So, very crispy siya, Be. Wala siyang strong flavor. Parang kumakain ng wafer. Parang ako kumakain ng wafer, Be, pag kinakain ko ito. Itong chili nila, Be, sobrang anghang. Asin yung anghang niya, todong-todo. Yung gitna niya, Be, malambot. Para sa texture ng puto talaga, actually. Ang sarap siya, in fairness. Medyo sticky. Yung gilid niya, crunchy. Tapos yung gitna niya, malambot. Masarap. Parang kasing fluffy niya yung sopaw, ganun. Mm. So, ito naman, Be, tikman natin yung kanilang egg hopper. So, basically, it's just the same. Special lang siya, meron siyang egg. And ayan, meron na rin siyang paminta kasi. So, tikman na natin. Very oti lang yung nilagay ko na ano, chili. Hindi ko alam paano ito pinakain nila. Tinapi ko na lang siya na parang sandwich. Sinilip ko kumakain ng ito ibang tao, wala masyadong kumakain. Ang sarap yung malambot yung itlog niya. Tapos crispy yung gilid. Basta naiibabula yung flavor ng itlog. Tsaka wala siyang strong flavor, kaya masarap talaga siya. Grabe, sobrang nag-enjoy ako doon. Hindi ko alam na masarap pala yung kanina pagkain. Grabe. Akala ko, Be, yung binigay sa akin, bill ko na. Ang binigay sa akin, Be, eto kasi yung tissue nila, Be. Tissue pala. Be, sobrang totoo talaga, Be, ng chismis. Ang daming bakery dito, Be. Puro tinapay. Pagkatapos ko naman kumain, eh nag-ikot naman ako sa kanilang center. Binisita ko ang Sacred Temple of the Tooth. Yes, yung Sacred Temple of the Tooth, andun ang relic di umano ng ngipin ni Buddha. Ayun siya, oh, chickpeas na may mani, na may mga chilies. Gulat ako, meron sila dito ang chop suey, Be, sa Sri Lanka. Bye-bye. 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 Thank you, thank you. Bye-bye. Bye-bye.
Aya, this one, how much? Yeah, yeah, I will buy. So ito be, subukan natin ito kanilang tinapay dito. Dito be sa Sri Lanka, sobrang hilig nila si tinapay. Kaya ito, tinapay muna tayo. Ang sarap be. Parang pizza, ang sarap. Nagkakalagap siya ng 130 rupees sa pera natin. Siguro wala pa siyang 20 ata. Sarap. Kitang-kita naman sa mga tinapay nila dito, di ba be? Ang dami. Tapos mga sunog-sunog. Sabi nga nila, be, how do you like your bread? Just like your manda, pal. Soft and tasty or hard, but yummy. Or medyo toasted. Nahiya sila, be, oh. Hindi pa nila tinudo talaga. Sunog kong sunog. So ayun, binagbihis ako at andito ako binagbabalik para tumigay mo ng iba pa nilang street food. Ayaw, name. Name. Chickpeas. O, Sri Lankan chickpeas. Nagkakalagot na lang 100 rupees. So tikman natin, be. Ay, kung makikita nyo, be, sobrang dami niyang chili talaga. And, be, hinibidyo ko nila yung kamag-anak nila. Namimedia na daw sila. Fairness, sarap niya, babe. Bakit ang nalalasahan ko sa kanya ngayon? Parang Chinese food. Ayun siya, oh, chickpeas na may mani, na may mga chilies. Ang sarap. Oh, kaya fairness sa packaging nila, oh. May plastic at may papel. Ang ganda. Mayroon pang mga balat ng bawang. Merong carrots. Very good. Layo? Ha? Layo? No. What layo? Recording. Recording. Tak, tak. Yeah, rain, rain. Yeah. Ah, bird. Ah, tumatay daw yung ibon. Okay. This one, yeah. This one, I will try. How much? 110 won. 100 only. 100. Okay. 111. Yeah, the one first. Yeah. One by one. Yeah. Later. Yes, 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 yes. One. This one. Yan, man. 300. Okay. Oh, layo din na mawa. Okay, no need, no need. Okay, yeah. Yeah, thank you, thank you. Yeah, thank you. So, i-try pa natin ba yung iba sa kanilang mga street food. Kuha tayo sa ating, para nag-mystery box tayo dito. One. Aya, iso ba day? Okay. Iso ba day? But iso, Sri Lankan iso. Ah, oh, tama ako ba? Ang tawag dito ay Sri Lankan iso. Vadai. Vadai. Iso vadai, Sri Lankan. Po, hindi po dai, babe. Yes, yes. Merong hipon ba yung sarap? Kung nakabalot yung hipon sa tinapay. Very good. Nilakas niya, babe. Parang tinapay yung texture niya talaga. Kasi sobrang solid nung kanyang harina. Malutong siya. Medyo dry. Pero masarap. Kasi sobrang flavorful ng buong butter niya. Next, next. Aya. Name. Uluduwade. Ha? Uluduwade. Uludu. Ano? Uluduwade. Ulu. Lulu? Ulu. Ulu baday. Ayan, baday, ulu-ulu, ulu-ulu, baday, ayan. Sabi na merong palaman ng nyog. Mahilig sila dito sa nyog talaga. And yung lasa ng nyog is medyo maanghang.
Yung texture ng tinapay niya masarap. Sobrang chewy. Parang siya yung mga donut na binibenta sa Pilipinas sa kalsada. Habang nagupulas ako ng pawis. Okay, umuulan na. Aya, what's the name this? Name. Baday. Hmm. Ito be, isa pang version ng kanilang baday. Ah, umapatak na ang ulan. Lipat. Raining. Kailangan natin lumikas be, umuulan na. Hmm. Gawin din yung kanilang texture nito dahil siguro pare-pareho lang naman siya. Iba-ibang variety lang. Pare-pareho lang yung texture niya. Ito lang siguro yung simple kasi wala siyang halong hipon. Hmm. Wala. Pero iba talaga yung flavor ng loob. Masyadong masarap, malasa. Promise. Walang halong etos. Ito, lastly. Para sa maliliit na baday. Baday tibits. Hmm. Sarap. Video ko rin ako, Pilipino din kaya nanday. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you, thank you. Bye bye. Bye bye. Ayun na ba, umulit tayo dahil umuulan na dito. So ayun ba, ngayon andito naman ako sa isang local restaurant dito pa rin ba sa Hikadwa. Dahil nagulat ako, meron sila ditong chop suey be sa Sri Lanka. Pero yung kaibahan sa chop suey nila, hindi tulad ng chop suey natin na merong broccoli or what. Sila dito, ito yung laman. Merong cabbage, may patatas, may carrots, may chicken. Actually, pwede ka mamili kung chicken, prawns, or beef chop suey. Wow, oh my god. Hindi ko tuloy alam kung English word ba yung chop suey. Sige, anyway, tikman na lang natin ito kanilang chicken chop suey. Actually, meron sila ditong ano, hindi ko alam ang tawag dito kung dahon ba to ng sibuyas, kale ba to, or what. Ang kinaibahan ba dito sa chop suey nila, hindi siya ginamitan ng toyo o ng oyster sauce. Parang iba yung... Parang medyo tomato sauce yung ginamit. Parang ganon. Tingnan nyo yung pagkakahiwan nila ng carrots. Meron din string beans. Ay, hindi. Beans lang pala. Dito ba sa part na to ng Sri Lanka, sobrang daming Russians dito. Kaya yung mga menu dito, mga signages, meron na ring Russian translations. Balat. Walang asin. Ang fairness. Ayan, Ben, namamalagay ako dito ngayon, baby. Bili tayo ng hipon, ng isda, at saka ng crab. This one also. So andito ako ngayon sa isang local na tindahan at bumili ako sa palengke ng hipon and magpapaluto tayo dito sa kanila be ng kanilang hipon. Hindi ko alam anong tawag sa lulutuin nila. Titikman lang natin. Ayan. Ayan, parang malapit na masunog tong kawali nila, no? Nilagyan na nila ng dahon. At syempre, makikita nyo naman, may bakas pa ng niluto nila kanina.
feeling ko ganito yung paraan talaga nilang pagluluto. Inuuna nilang iprito yung dahon para lumabas yung katas, yung aroma, yung lasa at dumagdag doon sa ating ulam. At syempre dahil andito tayo sa South Asia, eh meron talaga itong spices. Hinugasan lang nila yung hipon tapos ito nilalagay na nila. Ano kayang kalalabasan nito ang ating in order? Ganyan nila guys, linsan guys yung isda. Ayan, kinaliskisan niya na po yung binili nating isda. Kinakat nila yung ay tinatanggal niya na guys yung hasang. Ayan guys, ayun naman yung ating binili na crab. Tignan natin paano nalilinisin. Oh, ay, tinapon lang nila guys, oh my god. Ganun sila dito, tinatapon pala nila yung bahay. Tingnan nyo guys, paano niya, anong gagawin niya. So, bubuksan niya yung dibdib. Ayan. Saka niya, tatanggalin yung bahay. Ay, tinatapon nila guys yung bahay. So ayan, isasalang niya na guys. So sinalang niya na guys yung ating crabs. Tingnan natin paano niya lulutuin. Ayun na. Lagyan niya ng tubig. Dito sa kanila be, parang mga friends no. Hindi nila hinuhugasan yung kawali. Kailangan nagsisimmer lahat ng flavor ng mga niluto nila mula nung mga nakaraang araw. So ang tawag nila dito ba sa hipon, isa. Kakulwa. Ay, rumaraki na po ako dito. So ayan guys, bumubula na yung ating crabs. Parang kinakuluan niya lang guys. Hindi pa natin alam ano yung next step. Ayan, nilagyan niya na ng asin. Medyo mainit dito guys, kaya pawis na pawis po tayo ha. Medyo mainit po yung weather dito sa south ng Sri Lanka. Ayan, hininaan niya na guys yung apoy. Hindi ko alam kung yun na yun. So tinapon niya na po yung sabaw. At ayan. Ngayon nalagyan niya naman ng mantika yung ating kawali. And voila! Yun yung pagkakaluto nila dito ng crabs. As in, pinakuluan, tinanggalin sa baho, at yun na. Moroko naman, ang ginagawa nila, be, iniihaw nila yan kasi ayaw nila mawala yung flavor. So, sa style nila dito, ay. Okay. Okay. Kakuluwa. So, yung hipon, isa, kakuluwa. This one. Para lang. Para lang.
Parela. Ba. So sa manatik mga itong isda, be, sobrang crispy at sobrang tigas ng pagkakaprito ng kanilang mga fish. Ngayon, hindi ko alam kung ganun di ba yung kalalabasan nito. Wow! Hot! So ganyan ko sila guys, magprito dito ng isda. Iniikot-ikot nila yung kawali para make, para ma-make sure na malutong lahat ng side ng isda. In fairness, walang natanggal na balat. Guys, may kita nyo, umuusok na yung ating niluluto. At meron silang nilagay pala na dahon din. So yung dahon na yun is parang, not sure kung basil siya or uri ng cinnamon or basta hindi ko alam anong uri ng dahon nyo. Grabe, be. Yung pagluto nila dito, it's a real experience. Naingit lang talaga kasi ako nung naglalakad ako dito sa palengke. Parang may mga Russians na kumakain. Sabi ko parang, what if i-try ko din yan? So, ayan, pinaprepare niya na yung ating pagkain. And ready na, kainin na natin yan dun sa aking kwarto. Yes, dampi yan ulit para bukas. So, ito na, be. Ready na ako, be, sa kwarto ko ngayon. At ito na yung in-order natin kanina ng mga seafood. So, meron tayo ditong hipon, meron tayong crabs, at saka meron tayong isda. At dahil may isang tinapay, be, meron ko ditong vanilla cake. Oo, ayan yung pinaka-rice ko na. Actually, hapunan ko ito kagabi. Pero, inuunti-unti ko lang siya, ganyan-ganyan lang. Mmm! Sarap! So now, nakainin na natin itong aking in-order na seafood. Grabe. Nagkakahalaga lang ito. Lahat to ay nagkakahalaga ng kulang-kulang 700 pesos. Ang mura na niyan para sa dami nito. And ako lang mag-isa nito, be. So, okay, high blood, no? Yes, high blood. Kumakatok. Kain muna ako, ha. So, tara, be, kain tayo. Enjoy na lang ito kanilang pagkain. Wow, grabe. Ang hipon nila, be. Wow. Ang kanilang tiger prawns. Actually, hindi nila nilinisan na itong hipon. Kasi dapat tinatanggal pa yung tain na ito sa likod, eh. Kasi yung dumi niya ba. Pero, dead man na lang. Actually, kung tama din naman yung kumakain tulad ko, kinakain ko na lang din lahat. Wow, imagine, be, sa halagang nabili natin ito, sobrang mura nun, be, nakakaloka. Pero ayaw niya magpahubad. Be, pahubad ka, be. Tanggal ka naman sa shell mo, be. Ano na? Nadurog na. Ayan. Alam mo yung, meron silang nilagay na curry, pero hindi sobrang powerful talaga ng curry nila, in fairness talaga. Ito na makabilang alimasag, be. Wow, alimamo. Ano ba ang pagkakaiba ng limango sa limasag? Sarap! Wow! Wow! Alam mo yun, dahil pinakuluan lang naman to. Ang sarap-sarap niya, be. Grabe. Sobrang fresh. Ang lambot. So, kumain ng hipon. Grabe. Alam mo, ito yung mamiss ko sa... Ang sarap ng ano nila. Grabe, in fairness. Walang strong flavor, walang amhang. Alam mo, hindi ko alam bakit hindi ganun kabilis matanggal yung hipon nila. Ano po bang paliwanag nun? Masyado silang clingy, ganun po ba yun? Wow, wow. Sarap, grabe guys. Yung isda, hindi nga inasinan. So, malasahan mo lang yung flavor ng isda. Walang asin. Yung fairness.
finish. Ngayon naman ako naghahanap ng konting anghang, actually. Kahit anghang ng luya lang, yung ganun. Tapos unti lang yung nilagay nilang asin, kaya hindi rin maalat. Sabi nila, hindi natin aalatan na kasi mga ka-high blood na to eh, no? Tunay na hipon, hindi yung tao. Sarap. Naubusan natin yung ating hipon. Wow. Oh, oh wow. Can you see that? Oh. Wow. Wow. Can you see that? Wow. Oh, wow. Masabog. Thank you.
crab siya, wala siyang element nung pinapahirapan niya akong kumain. Matalsik. Ayan, Ben, tapos natin siya kainin. Sobrang sarap. Nag-enjoy ako. Sana ko nag-enjoy ka din sa pagkain ko. Please, like and share this video. And I'm so happy sa adventure ko dito sa Hikadwa. Marami akong pagkain na subukan. Ang ganda ng kanilang lugar. Ang ganda, period. Ang mura. Nako, you should go and visit here. Kung mayroong chance na mapunta kayo dito sa Sri Lanka, make sure mapadpad kayo dito, be, sa Hikadwa. Magandang lugar, masarap pagkain, mabait yung mga tao. So, umorder muna ako ng chicken egg and corn soup kasi malamig talaga. Umuulan-ulan. So, buon appetit. Let's try. Wow. It's good. Aba, syempre, hindi daw tayo ngayon sa Sri Lanka. Hindi pwedeng hindi natin tikman ang pinakamasarap nilang pagkain. Syempre, ang sikat na sikat na rice and curry. Tignan mo naman, be, ang daming side dishes. Tsura pa lang, busog na busog ka na. So, be, ito, be, tinitikman ko na, be, ngayon yung pagkain nila at ang sobrang sarap talaga, be. Kasi, alam yung pagkain nila, be, nakakatuwa. Marami kapag pipilian ng mga side dishes. Merong chicken, may gulay, may dal, may potato, at saka meron ka ng salad. At syempre, meron ko na rin mga crispy chips na nilalagay nila. Ito, be, tikman natin. Ang sarap. Alam mo, yung gusto ko sa chicken nila, sobrang crispy niya. Ang ginagawa nila kasi, be, piniprito muna nila yung manok bago nila isasama doon sa curry. And yung curry nila, hindi tulad natin na may gata. Yung curry nila is curry lang. So, mararamdaman mo talaga yung lasa ng curry. And then, ito pa, be, isa sa paborito ko sa kanila talaga, yung kanilang dal. Alam mo, nakatawa sa dal nila, be, natikman ko natin sa ibang restaurant, parang pare-pareho silang masarap, be. Yung lahat na natikman ko, walang angat, pare-pareho, masarap. Promise. Walang etos, ha. Ayan yung kanilang dal. Nung una ko nakakita dati ng dal, be, meron... Yeah, all good. Nung una ko nakakain ng dal dati, be, medyo hindi appetizing yung itsura talaga niya. Pero eventually, nung natikman ko na siya, ang sarap pala niya. Parang ako yun, eh. Pag tinignan, hindi mo ako masarap. Pag natikman, masarap. Char! Relate! Shout out yung pareho tayo kumain, ha. Yung kailan magkakasama yung kanin na ubot isang side, hindi yung iba-ibang kuha. Actually, be, dito rin, be, sa Sri Lanka, be, meron din silang sariling chop suey. Na parang chop suey lang din natin. And then, meron din silang side dish na parang pakbet kasi may talong. As in, sabi ko, hala, parang pakbet. Oo, as in, natuwa ako. Tingnan naman natin itong kanilang gulay na parang ginisa. Parang pagkain lang din siyang Pilipino na ginisa na cabbage sa kamatis at sibuyas. Pareho lang ng lasa natin.
alam mo yung ganito na ganito sa sardinas, ganun yung lasa. Nakakatuwa lang, may kasi sa pagkain nila, masyadong makulay, maraming pagpipilian, marami ka pwedeng idagdag, pili ka lang na imimix mo. Ayun, ako bigang tao na pag kumakain ako, gusto ko hindi lang isa yung ulam ko, hindi lang isa yung partner ng tanin ko, pero loyal po ako at saka stick to one talaga ako. Sa pagkain lang ako, nag-entertain ng madami. Napakita ng pancake at mahilig talaga sila dito sa parang nyog. Mahilig talaga sila dito. Ayun yung napansin ko sa pagkain talaga nila. Okay. Tapos nakakatawa lang na yung kinakainin natin dito is paso. Tapos merong China kineme. Di ba? Ang galing. Ayan, for today's video, medyo shala-shala tayo, beha. Andito ko ngayon sa Queen's Hotel dito, beha, sa Candy, para tikman naman yung kanilang version ng kanilang biryani. Actually, yung biryani nila, beha, it's not the biryani that we know. Kasi ang spelling pa lang, beha, ibang-iba. Malayong-malayo ang biryani ng Sri Lanka sa lahat ng alam ko. Kasi hindi siya biryani. Nakaspell siya as biryani. So, ito na ba yung ating social na chicken biryani dito, beha, sa Sri Lanka. So, hindi ko alam kung meron silang parang bismillah or what. Pero ito, kain tayo, guys. Ito yung chicken, the egg, the rice with, I don't know what kind of leaves these are. Ayan, meron sila ditong sausawan on the sides. Let's just taste it. Grabe. Hindi ako sanay gumamit ng knife. Pero tara, buti na lang, be. Kahit nandito ako sa isang social na lugar, walang tao. So, hindi ako mababother. And take note, pumasok ako dito, be, wala silang ilaw. Sabi nila maghintay daw ako ng 5 minutes. So, medyo kinabahan pa ako na baka lokohin lang ako. So, yun. So, ito, be, tara, tikman na natin yung kanilang pagkain. Medyo nahiya ako, be, no? Medyo mahina yung boses ko, pakiramdam ko. Or dahil wala naman akong ibang kausap dito, wala naman ibang tao nagsaselta. Kaya dead man lang. Anyway, ito yung kanilang chicken. Mmm. Meron lang itong fresh pineapple juice. Mmm. Sa mga chicken nila, tamang-tama lang yung anghang. Para siyang prinito muna. Saka sa iginisa. Ganun yung texture ng manok. The egg-wise, hindi ko alam anong meron sa egg nila. Bakit kulubot? Ayun, tama niyo po. So, ang natutunan ko, pakiramdam ko ha. Itong itlog na ito, hard-boiled egg, tapos prinito. Kasi medyo crispy yung outside niya eh. In this video, be. To this very moment, marirealize mo talaga kung gano'n apektuhan pa rin yung bansa nila. Alam mo, be, wala ibang turista dito, be. Wala ibang kumakain, ako lang. Medyo maangang siya. Ang sarap. Sa plating talaga nila, sobrang daming dahon. Yung parang yung chef nila hindi lang kusinero, dati rin albularyo. So sa pagpapatuloy ng ating adventure dito sa Sri Lanka, dumating ako dito sa Sigria ng 3 a.m. at agad akong tumuloy agad sa pag-akyat ng bundok kasama ang mga nakilala kong kaibigan sa tutuluyan kong hostel. So eto na, be, meron tayo itong almusal. Pero nakalukoy almusal, kanin lang, be, nagulat ako. Pero pag binuksan mo, meron naman daw laman. So, subukan natin, be, tara. Ito, be, yung kanilang plato dito. Tingnan mo naman. Kakaiba. That marunong ako mag-balance. Can we have 3 coffee for us? So, tingnan natin siya, be. Charan! Ayun yung laman niya.
Tingnan natin ha. Yung kanin nila parang lugaw oh. Lambot. Lasang puto be. It's interesting, yeah. No one's judging. Actually, ba masarap siya. Kumbaga sa atin, para siyang suman. Kasi may puts, may palaman. So ito ba yung mga kasama ko dito, be. Iba-ibang lahi, be. Para ako nasa Europe dito, be. Actually, pinapakinggan ko sila. May nagda-Dutch, may nagda-German. Kasi may mga taga UK. Ibang klase, be. And in fairness, be, itong tinutuloy ako, be, sobrang mura lang neto talaga actually. Nasa 300 plus pesos lang siya, wala pang 400. Ganyan. Tapos, ang ganda ng accommodation, free yung almusal nila. Tapos, ang luwang, ang ganda ng rooms, actually, ang ganda. Hindi ko na-expect na gito kaganda dito, be, sa Sri Lanka, in fairness. So ngayon be, kakain tayo ng ating pagkain dito. Ito yung kanilang curry rice. Pero, papakilala ko muna sa inyo yung mga kasama ko dito. So I'm staying here in Sigiriya. Yeah, Sigiriya with my friends from Europe. So, yeah. Oh. Say your name. My name is Tess and I'm from the Netherlands. Hi, I'm Marika and I'm also from the Netherlands. Hey, my name is Emily and I'm from Germany. My name is Ines, I'm from Germany too. Hi, my name is Caroline and I'm also from Germany. Hello, I'm Olivia from Wales. Hello, my name is Anouk and I'm also from Holland. And behind the camera is Sebastian from the Netherlands. Hello. And I'm Francis from the Philippines. So guys, please follow them on their social media accounts on Instagram. I'll include their handles. Make sure you follow them, ha? All right. So, yeah, and the hostel. And babe, we are staying here in this hostel and it's called One More Night Hostel. Yeah, you should check this, babe. We're staying one more night. Yeah, we're staying one more night all together. Thank you so much for visiting here, guys. So, always welcome for the hostel and Sri Lanka. Thank you for visit Sri Lanka for all of you. Thank you so much. Thank you. So ito ba yung kakain na tayo ngayon, ba muna ng at kanilang pagkain. Actually, ito yung first time kong matikim ng kanilang curry rice. So, ito yung ingredients, ba meron silang parang sitaw, meron silang crackers, merong something with coconut, maraming chili, and binigyan nila ako din ng ulam na parang adobo. I think ito yung, I don't know if it's chicken or pugo to, ganyan. So, tikman na lang natin. Ayan. Mm-hmm. May mga down-down ba? It's actually weird kasi parang hindi ako sanay sa pagkain nila na may mga down-down. Wow. Let's try this one. Mmm. It's good. Para siyang maanghang na adobo na hindi adobo. Mm. Maanghang siya, be. Let's try this one. It has hindi ko alam kung garlic lang siya na may sili or what. At least that part is very good. Sarap ng bawang niya. This one, I don't know anong pagkain to. Kale, ganyan, ewan ko. Sarap naman. Gumbag be, tinikman ko lahat be, isa-isa. Wow, ganun maasim-asim. So in one plate, babe, iba-ibang flavor pala yung malalasahan mo. Wow. It's good. Tsaka may lasa sa paminta, ha.
I love this one. Sobrang sarap niya. Ang sarap niya ng sunog na bawang. Parang kumakain ng mani. I don't know, babe. Binigyan nila ako ng chartinidor. Supposedly, pag Sri Lankan, kamay-kamay lang eh. Pero dito, babe, ah. In fairness, yung kanin nila masarap. Hindi naman tulad nung sa nakain ko nung nakaraan. Sarap yung kanin nila dito, babe. So ayan be, andito na ako ngayon be sa Sri Lanka. It's my first night and this is my first meal dito be sa loob ng Sri Lanka. Bumili ako sa kanila ng kanilang KFC. Ito yung kanilang large biryani rice. Chicken biryani. Biryani rice with chicken. Ayan. Actually, pansin nyo, medyo tahimik yung kanilang store. Walang ibang customer na kumakain dito. Siguro ayan, meron na bumibili ngayon, mga delivery, ganyan, pero nung dumating ako dito, be, sa loob ng store nila, syempre gabi, dinner time, zero, akala ko nga sarado, be. So, siguro, effect pa rin to nung crisis sa kanilang economy. So, anyway, itong pagkain nila ay nagkakahalaga ng 1,090 rupees. So, ito siya sa peso. Oo, may sukli pa akong ito, 20 rupees. Tingnan natin magkano yung halaga niya sa pera natin. Ah, 3. Ah, okay. So, 3 pala yung halaga nito sa pera natin. Ayan, bongga. Anyway, tikman na natin ito kanilang chicken biryani. Ito yung gravy nila, guys. Ito yung sausawa nila. Ayan. And, plus yung tinidor dito. So, tikman natin ang kanilang biryani. Ano bang sahog na biryani nila? May sibuyas. Yung texture ng kanin nila, parang lasang NFA. Siyempre, natikman ko naman ba yung NFA. Pumipila din kami sa mga bigasan dati, no? Lasang NFA. Interesting. In fairness sa chicken, hindi siya maanghang. Nag-i-expect ako na magiging maanghang siya, hindi siya maanghang. Though, hindi siya kasing lasa ng KFC natin. Pero, more on kalasa niya yung mga nasa Dubai. Medyo, may lasa ng manok pero matabang sa spices. Parang ganun. At saka yung texture ng kanin nila dito. Ang lilit ng butil. Sauce nila, medyo maasim na, maanghang, na hindi lasa ng pagkain natin ng maasim na maanghang na spices, ganun. Kaya napapansin ko talaga, be, yung herbs and spices, yung secret herbs and spices ng KFC, hindi talaga pare-pareho sa bawat bansa. Ewan ko.
Kanina pa ka na dumating ako dito, be. Itong order ko, be, 20 minutes to. So sabi ko, ah, baka pasara na sila. Tapos, iniisip ko rin, be, na baka hindi to madalas in order dito. Baka burger lang sila, ganyan. Kung alam nyo, please comment down below. And dahil dyan, i-enjoy ka itong pagkain ko. Kumbaga, medyo sensitive yung deal ako sa kanin. Kasi galing ako ng Thailand. Sa Thailand, sobrang sarap ng kanin nila. So dito parang pera grasya. Pero medyo NFA. Yung biryani nila, may mga suyo din naman, pero hindi sobrang anghang. Tulad ng India. Or ng chicken rice ng Thailand. Sobrang anghang sa Thailand, Diyos ko. Yung sinakyan ko kanina ng Uber. Supposed din niya sa 5,000 lang yung pamasahe ko. Binayara ko sa kanya, 6,000. Sa pera natin. Yung total ng pamasahe ko, nasa 1,200. Kasama, nasa 900 or 1,000 ba? 900. Nasa 900 pesos. Hindi ko lang kung 1,000 pala. 1,000 mahigit. Including the toll fee. Kulang ko lang 1,000. Kulang ko lang 1,000 yung pamasahe ko.